Kamusta mga amigo? Ang former Lakers center na si JaVale McGee ay pinuri naman ang dating ka-teammate na si LeBron James. Sa kanya naging appearance sa Shannon Sharpe Club, Shay Shay, together with his mother Pamela, na si LeBron James daw ay isang player coach. Dati ay narinig niya daw na si Bill Russell ay naging player coach ng isang taon at parang hirap daw siya maniwala ngunit naranasan niya daw ito sa kanyang ka-teammate na si LeBron James. Kapag naglalaro daw si LeBron ay iniisip niya talaga ang laro at the same time ay nag-iisip din siya ng dalawang tao na dapat nasa tamang posisyon na pwede maging open kung sakasakaling papasahan. Kumbaga, binibigyan daw ni LeBron ng direction ang kanyang mga ka-teammate, mga amigo. Nai-enjoy daw ni McGee ang paglalaro kasama si LeBron dahil siya ang starting center ng Lakers at malaking parte siya ng success ng team. Samantala, ayon naman sa may-ari ng Clippers na Steve Ballmer na hindi daw malinaw kung makakapaglaro pa si Kawhi Leonard ngayong 2021-22 NBA season matapos sumailalim sa knee surgery to repair his partially torn ACL. Sinabi naman ni Ballmer kay Mark Medina ng USA Today na ang Clippers daw ay isang very 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 good team lalo na kapag nakabalik na si Kawhi Leonard. Ngunit sa tanong kung kailan ay wala pang timeline mga amigo, it's still unclear. Si Kawhi ay na-injure during Game 4 sa second round ng playoffs kontra sa Utah Jazz. Nananalo naman ang Clippers mga amigo sa series na yon kahit na wala si Kawhi. Ngunit natalo naman sila ng Phoenix Suns during Western Conference Finals kaya masasabi natin na talaga malakas pa rin ang team ng Clippers. Ayon pa kay Steve Ballmer, kapag healthy daw ang kanilang team, ay pwedeng makuha nila ang kauna-unahang kampiyonato ng franchise bago man lang sila lumipat sa bago nilang tahanan na Intuit Dome. Last season, tinawag ni Kyrie Irving ang mga taga-media na phones at hindi ito nagpa-unlock ng interview sa media. Valid ba ang sinasabing ito ni Kyrie Irving? At some point, marami talaga ang mga phones sa media. Ano nga ba ang ibig sabihin ng phone? Ayon sa definisyon ng phone, ito daw ay tumutukoy sa mga tao na ginagamit ng ibang tao para lamang sa kanilang sariling layunin. Dahil sa pagkakabuo ng tatlong elite scorer sa Nets, pinalabas ng media na hindi daw magsishare ng bola ang bawat isa, kumbaga kanya-kanya daw sila, or in short, magiging buaya ang kalalabasan. May mga lumabas din na akusasyon na si Kyrie Irving daw ay uncoachable. Ngunit lahat ba ng ito ay nawala na magsimula ang season? Ngayon lang may lumabas na naman na balita na magre-retire na daw si Kyrie Irving kapag siya ay trinade ng Nets ayon sa kanyang agent. May lumabas din ang mga balita mga amigo galing sa anonymous sources na gusto daw ni Kevin Durant na mawala si Kyrie Irving sa team. Kahit lang nga ang Kyrie Irving at Ben Simmons swap ay lumabas din. So lahat daw ng ito ay gossip lamang at lahat daw na ito ay baseless at ginagawa lang ng media para sa rating. In that point, suportado naman ng Hall of Fame na sa Isaiah Thomas itong si Kyrie Irving at sinabing nire-respeto niya daw ang pagiging independent ni Kyrie Irving gaya ng ginagawa nila bilang isang professional athlete, as human being, as father, as husband, and brothers. Minsan na talaga nagkakamali sila, ngunit kapag ang media daw ay nagkamali at kinall out mo, ang response daw sa'yo ay, how dare you? Dagdag pa ni Thomas na nanalo daw ang Cavs kontra dito sa Golden State Warriors noong 2016 dahil andoon si Kyrie Irving at si LeBron daw ay off the charts in every statistical category that time. Ang Brooklyn Nets daw mga amigo ay hindi rin mananalo ng kampeonato kapag wala itong si Kyrie Irving. So yan lamang ang ating NBA updates hanggang sa muli. God bless!